Ay, magandang umaga sa inyo. 11:51 ng umaga ngayong araw po na ito, September 27. Welcome po sa Capital Report dito po sa lungsod ng Maynila. Ngayon po ay maaga po ang Capital Report natin kasi meron pong ganap mamaya dito sa lungsod. Ako, excited po kami. Kaya gusto namin ipaalam sa inyo mamaya, no? Yung Philippine Harmonic will play ating dito sa Kartilya ng Maynila. So, lahat po yan, ano, ng mga nanonood ngayon ay pwede po kayong pumunta at manood ngayon. At libre po yan. Everybody is welcome, no? So anyway, ito po ang Capital Report. Ito po yung linggo ang programa ng inyong lungsod. Ano nangyari? Did you change cam? Preview. Sorry ha. Alam nyo kami rito, kulang kami na. Sino ba gusto mag-volunteer? Audio man, camera man. Baka gusto nyo lang. But anyway, going back to our Capital Report, ito po ay lingguhang programa ng inyong lingkod ng siyudad ng Maynila, no? Kung saan yung nangyari ng buong linggo sa maliit naming kaparaanan ay maipaalam sa inyo, maipabalita sa inyo kung ano mga nangyari. Noong September 20, nagpapasalamat po tayo sa Golden Globe Awards, Annual Awards for Business Excellence, Outstanding Filipino Achievers of 2019. Sa mga bumubuo ng Golden Globe Annual Awards, ay maraming salamat po sa inyo sa pagkilala nyo sa mga bagay na ginagawa namin sa lungsod ng Maynila. Ito po ay hindi maisasakatuparan ng ako lang. Ito po ay parangal na ibinigay nyo para sa mga kasamahan ko dito sa City Hall, sa lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila. So muli, maraming salamat sa inyong pagkilala. Tapos, mga alas 11 ng gabi, dala ng may mga report sa akin itong ating mga kapitbahay sa Tondo. Na itong Moriones, lately, recently, nag-grabe ang traffic dahil ang nire-reklamo ng mga nanay at mga tatay sa akin, no, through Facebook ay yung mga truck pumapasok sa Moriones. Alam po ninyo, uhugin pa lang ako, tolongges pa lang ako sa kalye, hindi ho yan dinadaanan ng truck. Mamukat-mukat mo, nung nag-random check ako ng mga alas 11 ng gabi, only to find out na totoo yung mga nire-reklamo ng mga taga Moriones Tondo. Kaya po, yun, nakita ninyo yung mga truck. Ginawa nilang alternate route. Bakit ito? Traffic daw sa Arten. Mga kababayan, kayo, lalo na kayo sa sitap. Yung sitap po kasi, mga asosasyon po yan ng, ano, ng mga truckers. At mga kung ano-ano pa mga asosasyon ng truckers. Hindi ko maintindihan sa inyo. Sinasawat ako yung mga nang-aabuso sa inyo na mga truck driver. Sinasawat ako yung mga taong gobyerno na namemerwisyo sa inyo sa mga negosyo nyo sa trucking business. Hindi ko maintindihan. Bakit naman kung kailan ang gobyerno ay dinidinig kayo? Kung kailan naman ang gobyerno binibigyan kayo ng panahon? Siya naman kayong umaabuso. Ang hindi ko maintindihan sa inyo, bakit to? Hindi ko malaman eh. Pag sa television, magagaling kayo. Pag ini-interview kayo, para kayong inaapi. Pero pagka kayo'y binigyan ng pansin, ng pamahalaan, upang proteksyonan ang inyong mga negosyo sa mga pang-aabuso sa mga tao sa gobyerno, particular sa lungsod ng Maynila, kayo naman itong mga abusado din. Di ba maliwanag naman ang usapan natin? Ba't naman ginagawa po ninyo? Hindi po sapat ang dahilan
na traffic sa Arten, kaya kayo kakanan ng Moriones. Hindi ho, hindi ho sapat na dahilan niyo. Unang-una, ang Moriones ho, high density ang foot traffic, particular na mga bata. Eh kung hihintayin pa ba natin na may mga batang masasagasaan o maiipit, kaya niyo bang ibalik yung buhay ng mga bata na yun? Dahil lang sa negosyo ninyo, dahil kayo ay natatraffic. Eh talaga naman traffic sa Maynila eh. Ano pa ba bago sa inyo? Hindi pa ba ninyo tanggap na traffic sa Arten? At ang nagkopos ng traffic ay kayo? O alisin ko truck sa Arten, tingnan ninyo, wala akong traffic. O eh ba't hindi ko inaalis? O bakit? Pinakikibagayan ko kayo. Nakikisama kami sa inyo bilang pamahalang lungsod na kayo'y makapaghanap buhay sa lungsod ng Maynila. Dala ng ang puerto ay nasa amin. Bagay na sinasakripisyo namin yung convenience namin bilang komunidad, bilang lokal na pamahalaan. Siya namang kayo'y patuloy na nakapaghanap buhay. Eh bakit ba kayo mainipin? Eh alam nyo namang ginagawa talaga yung tulay papuntang north, doon sa boundary ng Nabotas at Manila. Ba't hindi nyo matiis yun? Bakit puro kaming mga taga-Maynila na lang lagi magpaparaya? Kami na lang lagi ang magsasakripisyo. Dahil gusto nyo, lagi kayong kumbinyente. Hindi na yata makatwiran yan. Kaya kayo, lahat ng mga asosasyon ng truckers, welcome kayo sa Maynila. Meron nga kayo dito mga garahe. Isinara ba namin ang mga negosyo ninyo? Hindi. Ang hinihingi lang namin sa inyong mga tagalungsod ng Maynila, umayos kayo. Magkusa kayo ng disiplina. Dahil tuwik sa gulang, may nasagasaan kayo sa kanto ng kapulong. Patay yung matanda. Tuloy ang negosyo niyo, pero yung buhay niya, wala na. Paano yung mga mahal nyo sa buhay? Gusto ba ninyo ganun? Baka gabain kayo. Mag-iingat ho kayo. Pag-ingatan ninyo at yung pagmamaneho at huwag niyong gagawing dahilan na kaya kayo kumanan sa Moriones dahil traffic. Traffic na, tanggapin niyo na ang katotohanan. Ngayon, habang may pagawaing bayan ng gobyerno, habang sinasawatan ng taong gobyerno o mga tao sa gobyerno din na nabang naabuso sa inyo, o dapat kayo bilang mamamayan na naghahanap buhay sa trucking business, dapat nakikiayon na rin kayo sa pamahalaan, sa pagsasaayos. At magsakripisyo rin kayo ng kaunti. At the end of the day, tayo-tayo ba mag-aaway-aaway dito? Tayo-tayo ba magtatalo-talo dito? Matutulungan ba tayo ng mga Hapon, ng mga Inchik, ng mga Amerikano? Wala. Tayo-tayo lang din at the end of the day. Kumbaga sa basketball, tayo-tayo rin magkikita sa finals. Kaya bagay na kung sa tingin ninyo na ang bagong gobyerno ng lungsod ng Maynila ngayon ay nagsasaayos, siguro naman, walang masamang makiisa na rin kayo. Kaya, I hope hindi na maulit yan. Kasi, don't push me to the wall. Sa mga trucking business, na kumukuha ng mga container, huwag kayong magdalawang isip na baka iniisip nyo gusto namin kayo dito. Sa totoo lang, kung may pagkakataon, gusto namin wala kayo dito. Bakit? Komunidad namin ito eh. Bagay na responsibilidad namin, mapangalagaan namin ang pamayanan. Pero hindi. Anong ginawa namin? Pinakikitunguhan namin kayo. Bakit? Kailangan namin kayo. Pero, not at the expense of every life. Ang mangingibabaw pa rin sa akin ay ang diin sa pagtingin, sa pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. Kaya huwag tigilan niyo ako dyan sa Moriones. Sana naman na maging sapat ng babala ito sa inyo. Kayong mga may-ari ng mga trucking business, mag-meeting-meeting kayo. Mag-usap-usap kayo. Kung hindi niyo kayang kumuha ng driver na matino, huwag niyong i-hire. Kumuha kayo ng mga matitinong driver. So anyway, I hope you follow rules, simple rules, okay? So after that,
dumiretso rin ako sa Tondo High School. Ayan na. That night, umuulan lang. Naibalik na natin sa pwesto yung original na pwesto ng Cryop Tondo. So, okay. September 21. Maraming salamat sa tumugon sa atin na noong panawagan na maglinis sa Manila Bay. Ayan po, 15,000 people ang nag-volunteer. Sa lahat na nag-volunteer para linisin ang Manila Bay, ayan po sila lahat. Maraming salamat sa ginawa ninyong tulong sa lungsod ng Maynila. Ayan po yan. Sa may Baseco yan. 15,000 na taong dami, no? Nakakatuwa naman. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin. First time po yan in history. Ganyang karaming tao ang dumating. At ipinagpapasalamat ko rin sa DNR. Maraming salamat sa inyo. Sa MMDA, maraming salamat sa inyo. At mga private sector, companies, and NGOs. Maraming salamat sa inyo sa pagmamalasakit ninyo sa amin dito sa lungsod ng Maynila. Particular na dito sa atin na paglilinis ng Manila Bay. Kinabukasan, a few hours after, tayo naman nagpunta ho tayo sa WNCAA. Congratulations sa lahat ng miyembro, opisyales at kasapi ng Women's National Collegiate Athletic Association for your 50th year na ginanap sa MOA Arena. Marami po dyan, ang mga eskwelahan ay nasa lungsod ng Maynila. Congratulations po. I hope maging matagumpay ang inyong 50th season for this year. Good luck po. Pagkatapos, mga alas dos, ipinagpapasalamat ko sa Lasalta, no? Nagkaroon sila ng Social Good Summit hosted by Rappler. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ibinigay nyo sa amin. Dala ng inyong mga katanungan, no? Yung mga katanungan na binigay ninyo, sana nasagot namin ang sa abot ng aming makakaya. At naliwanagan kayo kung saan patungo ang lungsod ng Maynila and how we address our problem. Kasama natin dyan si Mayor Joy Belmonte na Quezon City. Then, 9 p.m., as usual, balik sa City Hall. Ano to? Linggo to eh. No? Sabado ata to. No? Yung katulad ng naipangako ko na sa inyo ng mga nakaraang linggo at noong commitment natin noong araw, nagdagdag na naman ho tayo ng bagong mga doktor, nurses, and hospital workers. Tapos nag-promote na naman tayo kasi talagang pinatututukan ko po ng maigi. Maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna. Maraming salamat kay Dr. Pox Pangan ng MHD. Na bigyan diin, pansin, yung healthcare program natin. Kaya tuloy-tuloy po yan. Sa mga gustong maglingkod sa aming ospital, anim po yung aming ospital, humigit kumulang 60 health centers. Sa mga doktor, midwife, nurses, hospital workers, welcome po kayo. Makipagtulungan lang kayo sa Manila Health Department and sa aming City Personnel's Office. We are hiring. Ganda na. Okay na. O nga, no? Tulios, no? Ang ganda yan, no? Gobyerno. We are hiring. Okay, kasi yun, alam nyo, dito sa gobyerno, may habit to ang gobyerno kasi. Pangkalahatan naman, ayokong sinusinuhin lang, no? May habit to kasi ang gobyerno na mag-hire ng kanyang mga, anong tawag yan? Kailangan i-hire lang niya yung bumoto sa kanya. Tama ba? Yun ang parang practice, you know? Pero hindi po. In fact, hindi ho sa pagbubuhat ng bangko. Meron na nga ako pinorward kay Wing. Nurse and doctors na nag-a-apply. Anybody. This is for everybody.
Huwag kayong, pati nga promotion eh. In fact, I can honestly say, you know, I hired these people, I've never met them. I think. Kasi nung pinipirmahan ko yan, hindi ko sila nakakausap eh. Ang presumption ko, ang assumption ko, chinik na yan ng ating mga ahensya ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. Kaya bagay na ipinagpapasalamat ko kay Vice Mayor Hani Lacuna at ang ating direktor ng Manila Health Department. Ibig sabihin, mga kababayan, ipinagkakatiwala ko na ang mga ahensya at leader ng ahensya at bureau ay nagpapangsyon ng tama, patas, at makatwiran. Kaya kahit kung titingnan nyo yung mga yan, kahit nung last week, hindi ko pa yan na, siguro ibang na-promote siya, baka nakita ko na sa pangsyon o sa ano. Pero most of them, especially new, hindi ko pa sila na-meet. I hope to meet you soon. Someday, I'll meet you soon. Pag nagpa-picture kayo sa akin, etneb-etneb lang. Huwag niyong kakalimutan, may yad ba? Sa Baguio nga, may bayad eh. Di ba? Pag nagpa-picture ka. Julius, nagpa-picture ka na ba doon? Sa Baguio? Yung ating mga katutubo? Mag-ready ka na? May yad ba yun? Pumunta sa Baguio! Yay! Di ba nung araw may joke na gano'n sa bus? Anyway, I'm happy lang. I'm happy and grateful that you know, everybody is doing their job and everybody you know, participating with our direction on strengthening, making it efficient yung ating mga healthcare facility sa lungsod ng Maynila para sa mga mahihirap at mamamayan natin sa lungsod ng Maynila. Okay? At so, Monday, flag ceremony. Ayan. Ako, nagkagulo. Bakit? Alam ninyo, mga kababayan, para lang lumiwanag. Pero alam mo, nakakatawa, no? O nga pala, before that bad news, appreciation muna. Maraming salamat sa mga empleyado natin dito sa lungsod. Ang sigla-sigla ninyong umaatin ng flag ceremony. Yan, marami na rin ako yung natin ng flag ceremony ng Manila City Hall. Nakakatuwa lang. Talaga, pag nakita nyo, bumabaha na. Thank you. Eh, sabagay, although we are required, we are required to attend the flag ceremony and manumpa sa watawat, no, ng ating bansa. Ayan po. Ganda-ganda nung Andres Bonifacio. No? Tiyan mo nga yung kartilya. Ganda, no? Kalayo mo yun, no? Ngayon, wala na. Pag na ano, nakita mo na, appreciate mo na. Sayang. For so many years. But those days are gone now. Okay. Nakarating sa akin yung mga reklamo ng mga sidecar boy, tricycle, pedicab. Kaya sinasabihan ko itong ahensya ng gobyerno na sila binebenta ng sticker. Tingnan nyo, mga kababayan, ha, para magka-idea kayo. Bakit hindi masawata o hindi madisiplina yung iilan na patuloy na pumupunta sa main thoroughfare na ipinagbabawal naman natin? O bakit tumalakas ang loob ng mga sidecar boy na yon, ng mga pedicab driver? O kasi binebenta sila ng sticker. 200 pesos. Or some of them paying also 100 pesos per week. Nung araw pa yun, napapabalita. O ngayon, bilang makatao, o lahat ng inabutan ko sa opisina na yan, sa nakarang administrasyon, na may mga reklamo nung araw ng pang-abuso, pang-umutong. O sila, pinagbigyan ko pa rin. Katulad ng hinihingi ko sa Panginoon Diyos na sana'y patuloy akong bigyan ng pagkakataon kahit na kung misa-misan ako'y nagkakamali. No? Ganun din ang ibinibigay ko sa tao.
binigyan ko sila ng pagkakataon na ba to redeem themselves. Na baka sakaling magtino. Baka sakaling makumbinsi natin na umayon sa direksyon na dapat na puntahan ang lungsod ng Maynila. Isang maayos, ligtas, mabango, malinis na lungsod ng Maynila. Kakala ko talaga ang tao isang ano, magbabago. Hindi, tuloy pa rin yung old habits. Sabi ko sa inyo, makakarating sa akin. Bakit ba hindi nyo tigilan? Kaya, ayun, para mawala na yung pang-abuso at magkusa naman ang disiplina, ito ang ating mga kasamang sidecar boy, pedicab driver, na sila rin inaabuso ng mga taong gobyerno. Ayun, pina-abolish ko na yung MTR. Abusado kayo. Niyayabang-yabang nyo pa yung ano? Ano yung mga salitaan ninyo? You are protected by the civil service. Bakit? Sa tingin nyo ba lalabag ako sa batas? Hindi ako lalabag sa batas. Susundin ko ang mga kautusan. Ang mga dekretong pinaiiral. O, di ba yan yung sinusumpaan namin? Di ba nakalagay yun doon sa, ano yan? Out of office. Sa salitang Tagalog, di ba? Susundin ko ang mga batas, mga dekretong pinaiirag, ang mga kautusan, ang mga itinalagang may kapangyarihan sa Republika ng Pilipinas. O, di ba yun yung ano, ang tawag dyan, yung oath. Susunod naman ako sa batas. Kaya lang, meron din mga batas, pamamaraan sa batas, para masawata ang korupsyon. Bukod sa, kaysa pailang ko kayo ng pailan ng kaso, tagal pa yan, habang papail, nandiyan pa rin kayo. Ang ginawa ko, pinatay ko yung gripo. May tutulo pa bang tubig? Pagpatay na gripo. Lapit na kayo magpahinga. Magmuni-muni na kayo. Hindi ko kayo papayagan na patuloy na mang-abuso ng mga maliliit na tao. Yung pagdidisiplina lang, sakripisyo na sa kanila yun. Kokotongan nyo pa. Talaga palang makakati ang mga kamay ninyo. Di ba, ipakakamot ko kay Julius. Julius, kamuti mo nga yung mga kamay na. Pahinga na kayo. Pinakikiusap ko sa konseyo ng Maynila na i-abolish ang MPR. Duplication of office lang yan. Paulit-ulit lang. Makakatipid pa ang taong makakatipid pa ho ang mga taxpayers ng Manila. Dari nyo, nagpapasweldo sa inyo, taga-lungsod. Ang kinukutongan nyo, taga-lungsod din. Maraming salamat, General Danao. Ipinakita ng Manila Police District ang kakayanan sa pag-responde gamit ang kanilang mga bisikleta. Ayan. Ayan, ganda ho. Alam mo, pinanood yan, ang ganda yan. Ang galing ng logic. Ang galing talaga. Thank you, General Danao, ha? Malaking bagay, ha? Ayan po yung mga pulis Maynila ngayon. Ano sabi? Sa pag-unlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Sino nga ba yun? May nagsabi niya nung araw, eh. Excuse me? So, ayan po, mga kababayan. Ayan ang, thank you very much. New source of, new mode of transportation for our enforcement unit to implement the laws, ordinances of the city. Ayan. Pati kriminal, oh. Meron nyo dyan. Ayan, nakita nyo yan, oh. Yung dinunggol niya. Ang galing ng technique, eh. Hindi nga naman hindi nakapwesto yung kriminal. So, anyway, maraming salamat sa ating Manila Police District. Keep it up. Bumisita po, kinatawa ng British Embassy na pinaharap ko kay Chief of Staff para doon sa mga programa pwede lang maitulong sa lungsod ng Maynila. Mukhang nagbubunga na. Tapos tayo naman ay in-interview. Dumalaw dito yung mga taga-London. London Bridge is falling down. Bakit nga ba falling down? Bakit nga ba, Julius? May trivia ka ba ron? Search mo nga, bakit may kantang gano'n ng bata tayo? Doris. Panaw mo yun, eh.
Anyway, bumisita dito ang mga taga University of Oxford. In-interview po tayo. Tayo po ay alumni ng executive program ng Oxford University. Nagpunta sila rito at ayun o, hindi nyo napansin na mamumutla ako ngayon. Eh, Inglesan yung ano eh, usapan. Anemic ako ngayon, dinugo ako eh. Kaya sabi niya, Mel, nangangayayat ka na. Huwag ko kayo mag-alala. Nag-jejeta, hindi usjeta. Dinugo ng dinugo ang ilong ko lagi dahil puro banyaga, berinyo. Ilang ambassador na pumunta sa atin? 15 na ambassadors. Grabe, no? Nakakatuwa naman. Nakaka-proud lang, no? Sinishare ko lang sa mga manonood. Kung ako taga Maynila, you know, bilang taga Maynila, nakakatuwa lang. It's an honor given to every citizen of the city. Yeah, thank you very much. Okay? At dumating si Belgium Ambassador Michel Goffin. Goffin. Punta rin siya rito. At siya ang 15 no? Ambassador. At siya rin ay tumulong sa Baseco. No? Clean up. No? Namulot ng basura yan. Maraming salamat kay Ambassador. Sa mga manonood, taas ang kamay. Gusto ng goodbye ba? Asip naman nakita ko sila. Sa mga nagtaas ng kamay, utu-utu kayo. Anyway, thank you very much, Your Excellency Michelle Goffin. Maraming salamat sa inyo at sa pagpapalaga ninyo sa aming mga batang Maynila. Okay? At nagpunta rin ang mga deputy official, principal, galing pa sa Misamis, Occidental, Mindanao. Grabe, no? Tapos, naging guest of honor din tayo sa ating paralegal training program na alumni association na sa ilalim ng UP Law Center. Maraming salamat ha, sa UP Law Center, sa inyong mga opisyal. Salamat po sa inyong lahat, lalo na kay UP Law Center Professor Attorney Marwil Iasos. Sa inyong magandang ginagawa sa amin dito sa lungsod ng Maynila. At 11:45, yung paborito nyo rin tsokolate. Ba't puro tsokolate tayo this week? At Curtis Call ang Hershey's Philippines at Philippine Business for Social Progress na pinamunuan ni Ginoong Manny Pangilinan. At tumulong din sila doon sa Baseco at nagdasalo rin sila sa akin ng tsokolate. Ayan, Hershey. Nung araw, no, patay na patay tayo sa Hershey. Yung silver na maliit. Pag nakakita ka ng Hershey, para ka nakakita ng langit. Yung kisses. Di ba? No. Tapos yung foil nun, no? O, tinatago ng mga adik. Tonto si Doris eh. Libre foil eh. Magtutrumpeta yung mga yan. Ay nako, talaga itong mga to. Tigilan yan! Ay, Diyos ko. Lumiliit na ang mundo ninyo. Maraming salamat sa 8HUG Corporation sa pagbigay ng bagong 84 na television sets at 120 na electric fan. Yan. Ipamimigay naman natin yan sa ating mga eskwelahan, mga ABB at mga daycare center. Thank you very much. Walang tigil ng donation sa lungsod ng Maynila. Uy, sa lahat na nagdo-donate, thank you very much sa inyo. Hayaan ninyo yung pagtitiwala ninyo ngayon sa pamalang lungsod ng Maynila. Hindi namin sasayangin. Pagbubutihan pa namin lalo. Okay? At of course, yung ating meron ako, sana ba yun? Ay, ito. Si Richard Noriega. Yung pamilya ng mga mute. Tingnan ninyo, binigay siya. Kasama niya, asawa niya, anak niya. Lahat sila mute. Nakakatuwa naman. Yeah. Gawa niya yan. Sabi niya, ayan. Although hindi kami masyado nagkaintindihan, pero
sabi niya parang 24 hours daw. Oh, ginawa. Oh, ayan, ayan. Oh. Magsesenyasan lang kami. Oh. Ayan, thank you po yun, thank you. Di ba ganun ang thank you? Nakakatuwa naman. Alam mo, naiyak po yung babae nung ano. Yung pala, gustong-gusto raw ako makita, nagpakuha ko yung interpreter. Oh, thank you, ha? Richard Noriega. Oh, may post kami niya sa Facebook. Pag gusto niyo magpagawa, o oh, yan. Yan ang ano niya, skill niya. Kahoy po ito. Pag tinignan niyo, oh. Galing, no? Alam niyo, sunog ito. Sinunog to, eh. Talented talaga. Thank you, ha? Miss, sa pamilya Noriega. Oh. Okay? So, tapos, ito po. Mga kababayan, nakakatuwa lang. Meron o dito, nagpunta galing pang Kalamba. Nag-donate 10,000 pesos. Yun ang po ninyo, mga kababayan. Bakit naman hindi mo pagbubutihan sa gobyerno? Yan, yeah. Tingnan po ninyo. Yeah, pumayay pa rito para lang magbigay ng 10,000 piso para sa ating in-city vertical housing program na pangarap sa mga mahihirap nating ISF. No. Tapos meron pa yung isa, nagbigay din from Quezon, PWD. Meron ka ba nun? Ang binigay naman niya, 8,888 pesos. No. Nakakatuwa naman. So that day, ang nareceive natin, 18,888 pesos. Alam nyo kasi ang natutuwa po ko. Hindi naman yung ano eh. Yung liit o laki o nakaraang linggo, 5 million. Yung isang linggo, 20 million. O yung iba, mga kababayan nating immigrant o OFW, $50, $100, $10,000. Alam nyo, yung ikinanatutuwa ko dyan, yung pinagkakatiwalaan ninyo ang pamahalang lungsod, eh pera nyo yan, pinag-ipunan nyo yan. Kaya po ako nalulog. Para bang... I cannot describe yung feeling na nararamdaman natin sa ginagawa ninyo. Basta kay Mr. Manuel Canilias, huwag kayong mag-alala. At doon sa isa nating... PWD pa yon. Isa yung taga Laguna. Ah, taga Quezon, no? Quezon, no? Wala kang picture niya. Alam ko meron yun, eh. Ano niyo? Pagpasalamat. Ito si Mr. Canilas to, eh. So anyway, oh, ngayon, meron nung isang karumal-dumal na krimen na nangyari. Meron pong isang biktima na babae na pinatay sa lungsod ng Maynila. Oh, sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. Anyway, ako po ay nakikidalamhati sa pamilya ng biktima at nasawi. Pagkatapos noon, nung malaman natin, nagpa-manhunt tayo. Through General Danao and Major Ibay ng SMART, ng Special Mayor's Reaction Team to give justice to the sa mga naiwang pamilya. No, buti na lang itong pamilya ng suspect si Eric Capulong. Siguro may idea sila kung sino tayo. Ayun, sumuko naman, isinuko sa akin na mapayapa. Nagpunta ko kami all the way to Cavite. Mga mamadaling araw na yan. Medyo looban. Ayan po yung suspect. Very regretful naman siya. Sabi ko, harapin mo sa usgado yung pagkakasala mo. Kaya una, muli, nakikiramay ako sa pamilya ng nasawi. Kay Erica Pulong,
Kaya magintak ng aral sa atin niya, huwag tayo magpabigla-bigla. Hindi po kayo makatataka sa haba ng kamay ng batas. Ang binibili nyo lang oras, pero pasasaan ba? Kaya mas maigi na sumuko na kayo. O yung may mga ginawang krimen, mga wanted, ha? Magsipagsuko na kayo. Baka mamaya ano pa mangyari sa inyo habang kayo tinutugis ng mga alagad ng batas. That I don't want to happen. But worst comes to worst, we will continue to implement what we have to do para sa kapayapaan, kaayusan, kapanatagan ng mga mamamayan namin sa lungsod. Maraming salamat sa bumubuo ng SMART Special Mayor's Reaction Team headed by Major Ibay and his policemen. Yan po, nag-convoy kami. Tanggalin lang namin yung Nailayo rin yan, ha? Okay, so ngayon ay September 25, kinabukasan, maga-maga ulit. Cesar Chavez, ayaw ako pagpahingayin eh, no? Oh, tama, may inirit na naman, no? Oy, ito! Oh my God! This is what I want! Good news! Oh, eh, mamaya-maya. Oh, galing! Kasi alam mo to, may tumira nito, ah. Ang galing ng tumira nito. Teka nga, ilalagay ko yung note. Nakakalimutan ko eh. Naku, mga kababayan, matutuwa ho kayo. Teka lang ha, mga kababayan. Buti na ihabol to. Ito, good news to. Okay. So, dumating tayo doon sa 16th Regional Conference ng Philippine Institute of Civil Engineers. Ipinagpapasalamat ko sa kanila sapagkat dito nila ginawa sa lungsod ng Maynila yung kanilang konbensyon. Maraming salamat at sana patuloy kayong gumastos sa lungsod ng Maynila habang kayo nandito. Ako gusto ko nag-host ng ganyan. Eh. Why? It creates commerce and it will help our business, small businessmen, yung may mga tindahan. Kaya sabi ko, ituturo ko sa inyo kung saan ko kayo pasasayayin sa gabi. Pakakainis sa araw. Sabi ko sa kala sa Binondo, meron din tayong ang tiyatawag din, yung food tour na ginagawa. Ngayon po, umaaliwalas na po yung ungpin. No? May awaan Diyos. Anyway, congratulations sa Regional Conference ng Philippine Institute of Civil Engineers na dumako. Buong Metro Manila po yan. Dito nila ginawa sa lungsod ng Maynila. Civil wedding ni na Andy at Miles. Nagkasala naman ako. Uy, nga pala. Kagabi, nag-meeting kami nila Vice Mayor Hanil Lacuna at mga kusyal. Sabi ko, i-open na natin sa public soon ang Mehan Garden adjacent to Cartilla. No? Sabi ko, gusto kong iparamdam sa mga may hirap nating kababayan yung wedding, yung garden wedding. Bakit? Sala, hindi lang pang mayaman ang garden wedding. May kaya. Bakit? Ang ganda-ganda po ng Mehan Garden. Pag nakita po ninyo, malapit na po. Inaayos-ayos ko lang yung mga bago ibigay sa publiko, maayos na. Ngayon, lahat ng gusto magpasakal. Taas ka agad si Junior. Pasakal talaga. Paasal. Lahat ng gustong pakasal. Magkakaroon na tayo ng mass wedding. Sige. Ako magkakasal sa inyo. Ayan. Para gagawin natin sa Mehan Garden. Nice ba? Ayan. Para naman maging memorable ang pag-iisang dibdib. At saka mapapanatag na rin at mailagay sa ayos ang pagsasama-sama ng ating mga kababayan sa iisang bubong. At magandang epekto rin ito sa
pamilya, mga anak, no? Na ang pagsasama ninyo ay ginagawa ninyo sa ilalim ng batas. No? Pag yan nasa ilalim ng batas at nasa loob ng batas, may mga proteksyong kaakibat para sa mga nagkaisang dibdib at sa kanilang mga anak. Marami rin benepisyo yan, yung batas na yan. Kaya kay Andy at Miles from Mexico. Tanga, may picture ka ba? Ayun. Kala ko si Christopher Ribe. At si Miles, ha? Andy, congratulations. Miles, best wishes. I hope you live happy ever after. So, sumunod, nagkaroon ng presentation ng Facebook International, Facebook Philippines para sa Smart City ng lungsod ng Maynila. Ayan. Ayan. Paplano, tutulong ang Facebook, hopefully, sa lungsod ng Maynila. They went all the way from Singapore. Mga Singaporean yan. Ayun, namumutla na naman ako. Eh, Inglesan eh, Julius eh. Yeah. Durug-durug na naman ang ilong ko. You know, your English is good, but I need cash. Yeah. Yung bata kami, kapag nakakita kami nung alam mo yung mga nakakurbatang puti na nahihila-hila ng bag. At saka pandiin yun, naka-long sleeves yun, na puti. Pag nakikita naman yun nung bata kami, sabi na, hey Joe, give me $1, Joe. Nangingi kami ng piso. Pero $1, di ba? $1. Anyway, so, meron nung taga-Belgium. Nagpunta rin dito, ito na naman. Nag-donate ng 5,000 pesos. Hala, siksik-liglig at umaapaw pa. Yan nag-bakasyon siya rito from Belgium at ang balitaan niya nangyayari sa Maynila. Siya naman, nag-abot ng tulong sa siyudad. An ordinary citizen from Belgium. Pilipino po yan, Pilipino. Sa Belgium lang. Tapos, natiklo po natin yung mga dumayo pa sa ibang probinsya na nambubudol-budol ng estudyante dito sa malapit sa City Hall. Dito po, nakalaw ito ng MTPB. Ayan o. Bili nyo yan ha, tingnan nyo. Teka lang, Julius ha. Yan, diamante, ang laki. Ginto, ang laki. E maniniwala ba kayong 5,000 piso lang yan? Kaya kayo, wag rin kayo nagpapatulongis. Pag too good to be true, dapat magduda na kayo. Ayan ang mga tulongis. Yung pala, yung isa dyan, kakalaya lang. Pagkalaya, yun, nambudol-budol lang naman. Ayan o yung biktima. Sinabi ako na sa inyo, may gobyerno na ang Maynila. Hindi naman ako nagkukulang ng paalala sa inyo na may gobyerno na ang Maynila. Okay? Tigilan nyo na yan, kawalangyaan ninyo, ha? Huwag nyong gagawin sa Maynila. Okay? Tapos, nagkaroon tayo ng breaking news. Dahil doon sa mga napapabalitang drag queen sa Manila, no? Tayo, hinihikayat natin yung mga taong sinabi ng PNP na involved sa mga ganong gawain. Tayo bilang ama ng lungsod, bilang pagmamalasakit sa ating mga kababayan, kung kayo'y inaakusahan, maganda naman sigurong lumutang kayo at ipaliwanag ninyo ang inyong sarili. Wala namang masama. Mano pa kung kayo ay barangay official o barangay chairman o kagawad. No? Ngayon naman, kaya tigil-tigilan ninyo yung ganyang kayo'y makikisali sa paggamit, pagbenta, pagdistribute. Tigilan nyo yan. Maliit na ang mundo ninyo ngayon. Maniwala kayo sa akin. Sabi nga ni Freddy Aguilar sa kanyang kanta, Magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. Di ba ganun yun? Nasa tono ba ako? Promise? Kanta ni Freddy Aguilar yun.
nung 1980s, di ba? Kapredi, di ba? Okay, tapos, sa kabilang banda, additional, meron naman tayong 87 na mga barangay, panibagong nasa listahan ng drug-cleared barangays. Yan, okay? So, karagdagan. Noong bago tayo pumasok, 23 barangays lang ang out of 896. Sabi po yan ng PDEA, hindi po ako, ha? O ngayon, noong after isang buwan mahigit, naglabas ng data ang PDEA doon sa isang press conference na nangyari. 90 na yung drug-free barangay sa lungsod ng Maynila. Sabi ko, that is almost 10% ng ano, ng aming mga barangay sa Maynila. Ngayon, after a month, nadagdagan na naman. 87 na po ulit. 87, 90, 87, ba? 177 ang drug-free in 2 months and 27 days. Not bad. Keep it up sa mga police. Keep it up sa PDEA. Thank you, PDEA. Thank you, MPD. At higit sa lahat, thank you, mga barangay chairman. Thank you sa lahat ng ating barangay chairman. Thank you sa ating mga tanod. Thank you sa ating mga kagawad. Sa lahat, XO, thank you very much sa inyo. Secretary Treasurer, thank you sa inyo. Ayan po yung data. Pinagpapasalamat namin sa pakikisa ninyo sa programa ng Pangulo ng Bansa na sawatayin ang drugs o illegal drugs at ang inyong lingkod sa maliit naming kaparaanan bilang isa sa 1,600 local government unit at bilang kapitolyo ng bansa. Tayo tuloy-tuloy na masawata itong illegal drugs sa lungsod ng Maynila. Ngayon, may nanonood. Yumanyanga pa kayo. Ha? Tigilan nyo na yan. May mga ibang pamamaraan para maiwasan ang kalungkutan sa buhay. Pag nalulungkot kayo, kausapin nyo si Julius. Nahari ka, Julius, dahil pupunta sa'yo. Kidding aside, tigilan nyo yan. Tigilan nyo yung illegal drugs. Ngayon, hindi kayo tumigil. Gumagamit pa rin kayo. Ianda nyo katawan ninyo. Baka kasi kayo masakote. Ngayon, yung mga nagtitinda, kasi wala nang pambili. Magtitinda para kumita, para ipambili ulit. Tigilan nyo yan. Yung mga nagdi-distribute, tigilan nyo yan. Sige. At least yun yung unang panawagan ko. Hindi nyo natigilan dahil ginigiyang kayo. Hindi nyo natigilan kasi nasasarapan kayo sa pera. Okay. Hindi ko naman kayo masisisi. Kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, di ba? Sige. You have no place in Manila. Umalis kayo ng Maynila. Kung mahal ninyo ang inyong mga sarili at ma-enjoy ninyo ang kalayaang tinatamasa ninyo, umalis kayo ng Maynila. Hindi ko kayo mapipigilan sa ibang lugar. Wala akong kakayanan. Wala akong otoridad sa ibang bayan, sa ibang lungsod. Pero dito sa Maynila, subukan ninyo, alam mo, minsan ang tao naman bagay. Ang pagsisisi, lagi nasa huli. Unless hindi kayo nanonood ng aming live broadcast. Ipapaalala ko lang sa inyo, 5-5 kami makapanghuli ngayon. Dahil mabigat ang kampanya namin. Bibigyan ko naman kayo ng karapatan. Gagalang ko ang inyong karapatan. Pero ganun din, kung gaano kadiin ang pagbibigay ko ng paggalang sa inyong karapatan, siya ding mas madiin kung binibigyan ng atensyon yung karapatan ng ordinaryong taong makapamuhay ng mapayapa.
karapatan din ng pamahalaan at responsibilidad ng pamahalaan na magbigay ng maayos na pamayanan sa kanyang nasasakupan. Ayan. Kaya, pahinga na kayo. Tigilan nyo na yan. Umalis na kayo dito. Okay? Pero, congratulations sa mga chairman. Mga chairman, thank you very much. Thank you very much sa inyo. Sa mga kagawad, Secretary Treasurer, at mga tanod. Tuloy-tuloy sa mga tanod, gabi-gabi, bawal ang bata minor de edad sa lungsod ng Maynila simula alas 10 hanggang alas 4 ng umaga. Pinagpapaalala ko lang, ha? Tuloy-tuloy po ang kampanya na yan, ha? Hindi tayo simula-simula lang, ha? Tuloy-tuloy po yan. O mga magulang, pagka nahuli ang anak ninyo o nakuha namin ang anak ninyo para mailigtas ang minor de edad doon sa curfew, kayo naman ang papanagutin namin. Makukulong ko kayo, ha? Mga nanay, mga tatay, guardian, makukulong po kayo. Ako po, nagpapaalala lang. Wala po akong masamang intensyon. Ipinagpapaalala ko, may batas, 8243, dito sa lungsod ng Maynila. Pinapanagot ang mga irresponsibleng magulang ng minor de edad. Okay? Maraming salamat sa mga taga DepEd School Superintendents, Assistant School Superintendents, School Supervisor, Principal mula sa Camarines Sur. Ayan po sila. Nagpunta po sila rito. Okay? At maraming salamat din sa ating Asian Regional Disaster Emergency Simulation Exercise sa 2020. At maraming salamat sa Inner Wheel Club of Rizal, Sunrise, para... Ito, thank you. Itong Inner Club, Rizal, Sunrise, para sa 300 bottles na dextrose na binigay ninyo sa amin. Para sa ospital ng Maynila. May bagong dextrose na binigay. 300 po, nabuti. Thank you very much. Maraming salamat. Philippine Cancer Society, on behalf of the people of Manila, the honor is not mine. It's the people of Manila. Sa pagkilala ninyo sa aming mga ginagawa, tayo po'y ginawaran ng men of influence, sabi nila. Maraming salamat po sa inyo. Yan, inaalay ko po yan sa mga tagalungsod ng Maynila. Nakapandiin ako, no? Wala bang biyak sa likod yan? Ayan, barong. Ang barong na may biyak sa likod. Naalala mo ba yon? Ernie Barong. O nga, no? Bakit nga ba ang patay? Pagka may barong, may biyak sa likod. Hindi naman susunod. Turo mo nga sa akin. Nagpapakagat lang ako, pumasok ka naman. Alam mo, kaya sabi ko sa iyo, Rizal, para mahuli natin yung kriminal, kailangan minsan utak kriminal ka din. Ilan naman eh, kaya nga natin nasasakote yung mga yan eh. Ibinabahagi natin yung ating karanasan sa kalye. No? Yung karanasan natin sa kalye. Ako, pinagpapasalamat ko sa Diyos eh. Sa totoo lamang. Ito, mga kababayan, ha? Baka may mga may pinagdadaanan sa inyo. Ha? Sige, in passing lang. Baka merong pinagdadaanan sa inyo ngayon. Alam niyo, ang Diyos, marami din pamamaraan ng pagtuturo. Tagahanda sa atin. Physically, emotionally, later on. Ha? Sa mga kinakaharap natin ngayon. Bakit to? Tingnan ninyo. Kung hindi ako naging basurero, o kung hindi ako squatter, o kung hindi ako nag-aral sa public school, mauunawaan ko ba yung katatayuan ng mga taong yon ngayong ako'y alkalde ng lungsod ng Maynila? Ituturo sa akin, definitely. Ituturo sa akin ng mga scientifico. Ituturo sa akin ng mga eksperto. Pero, hindi na kailangan eh. Bakit? Edal dinanas ko eh. Ang itinuturo na lang sa akin at tinatanong ko ay kung paano maisabatas para ma-institutionalize yung mga pangarap kong makatulong sa doon sa mga nabanggit kong karanasan ko sa buhay. Na dinaranas din ng ating mga kababayan. Tingnan nyo yan pa, pinagpapasalamat ko sa Diyos. I grew up with criminals. Snatcher. Holdupper. Seaman. Paano naging kriminal na siman? Siman Durukot. Di ba? Marami yan. Di ba?
holdapper, sim, adik, nagsosolven. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nandun ako, napapalibutan ng mga taong gumagawa ng kapahamakan, pananakit, pangabuso sa kapwa nila mahirap, kapwa nila pobre. O dahil doon, yung karanasan ko na yun, siya namang nagagamit ko ngayon. You know? Kaya yung mindset nila, pinagpapasalamat ko na kahit papaano, may naidadagdag ako sa pulisya o sa kapulisyahan. Ito ang gagawin yan. Dito pupunta yan. And toys. Okay, misa sa buhay, kaya sa mga may pinagdadaanan, lilipas din yan. No? Okay, masyadong mag-aalala. Ang Diyos ay maraming pamamaraan para magising tayo, para ipakita sa atin na tayo'y tao pa rin, na may kahinaan at may pagkakamali sa buhay. Kung may katagumpayan, may kalugmukan. If you're experiencing it now, habang kumakain kayo ng tanghalian, huwag ko kayong malulumbay. Huwag kayong malulungkot. Huwag kayong magpapatalo. Sabi nga ng isang kasabihan sa English, failure is inevitable. Tama. Sabi, hindi may iwasan. Pero may awa ang Diyos. Di ba? Baka inahanda lang kayo sa mas malaki na kakarapin ninyo. Yeah. Kaya natutuwa lang ako kasi, kita mo, yung mga nagtiwala naman sa atin, na sila sumusuko, ikinalulugod naman ng mga pamilya ng mga suspect na yun. Bakit? Iginagalang ko naman yung kanilang pagsuko sa batas. O kaya kayo mga nanonood, baka may nanonood pa sa inyo, may gagawa kayong kasalanan, tinakbuhan niyo ang batas, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sumuko lang kayo. Mahirap din mamuhay ng bilang isang baboy ramo sa gitna ng kagubatan. Naalala ko si Justice Sandoval, my professor, Justice Sandoval. You cannot escape the long arm of the law, sabi niya. Para yung pamumuhay bilang isang baboy ramo na sa kalagitnaan ng kagubatan. Sino ba naghahanap sa baboy ramo? Any answer? Any answer? Bye, wala. May trivia. Hunter! Anong gagawin sa iyo? Engka! Kakatayin ka, engka-engka. Di ba? Ngayon, di ba mga baboy ramo nakalulusot, mabibilis, nakakatakbo. Di ba nasusukol din? Ganyan ang mamuhay ng tumatakbo sa alagad ng batas. Huwag niyong pamuhayan yun. Huwag niyong... yun yung pamumuhay na yan? Sukol lang kayo, tulungan ko kayo. Di ba? But anyway, going back sa mga challenges. Yan ha? Ernie Barong. Tira pasok na tanong yun eh. Si Attorney Christine Orio yun ng Batangas. Ala dito sa amin sa Batangas eh, bigas si Malata eh. Kaibigan ko na to, tagal lang. Mga taga Batangas, maraming Batanggenyo rito sa City Hall. Isa na ho dyan ng aming director ng Civil Service. A civil registry. Yeah. Na may programa din. Yeah. Kailan ba susunod mo? October 1. Noong nakaraan, tungkol sa kasal. Tama yun, ha? Ipagpapaliwanag nyo sa taong bayan. Total, libre naman ng Facebook. Tulungan nyo ang taong bayan na ipaalam sa kanila ano ang mga requisitos, ano ang mga kakailanganin. Bilang mamamayan, nakukuha ng dokumento sa pamahalang lungsod. Tama yun. Sunod, yung birth certificate. Paano kumuha ng birth certificate? Kasi marami nagte-text sa akin o nag-Facebook. Ano po requirements ko sa pagkuha ng SECPA? Security paper ng birth certificate. Paano po yung pagpapalit ng isang letra ng aking pangalan? Paano po yung
Ito, maganda to. Matutuwa si Julius ito. Paano po kung sa kapanganakan ko, ha? Nung ako'y pinanganak, iniluwal ng nanay ko, ha? Eh ako'y lalaki. Julius, kaya lamang, nung ako'y lumalaki na, napatunayan ko sa aking sarili na ako pala ay ipinanganak lamang sa katawan ng lalaki pero may damdaming babae. Pupunta po ba ako sa civil registry at nakasaad doon sa birth certificate ko? From male to female. Dahil ako ay nagpatabas na. Nagpapalit na ako ng mga organ na existing sa babae. Na hindi nag-exist sa lalaki. Pwede na ho ba? Pwede na ba ako maging babae? Dahil sa puso't damdamin ko, babae ako. Na naipit sa loob ng katawang ng lalaki. Natatawa ka, Doris. May hugot ka? This is a very common problem. Maraming katanungan ito. Tanong. Pwede ko bang gawin 'yon? At pinapayagan ba ng batas? Saan ko malalaman? Pipilitin ko sagutin, ha, kung tama yung aking pagkakaalala nung ako'y nag-aaral ng abogasya. Hindi po ako abogado, ipagtanong nyo sa abogado. Pero, just for purposes of conversation, pag kay ipinanganak na lalaki, ang kasarian, habang buhay kang lalaki. Yan, ha? Sa batas natin, ha? Sa batas natin, ayoko pong pakialaman ang batas ng ibang mundo, ibang bansa. Baka meron na silang bagong pamamaraan ng pagkilala ng kasarian ng tao, pag-iiba ng kasarian ng tao. Kanila po yun. Pero tayo muna, dito muna tayo sa atin. Tayong bilang Pilipino at dito sa bansang Pilipinas. Pwede bang gawin yun? Hindi po. At itanong nyo sa abogado kung tama ako, ha? Baka mali ako. Inuhulaan ko lang ito si nasa isipan ni Attorney Chris. Pupunta ko ba ako sa civil registry at babibigyan ako ng bagong kasarian? Hindi rin po. Meron bang husgado ako pwedeng puntahan? Patutunayan ko sa mata ng husgado. Kung dapat ako'y babae, hindi ako sure. Pero most likely, hindi rin po. Okay? So, yan po, ha? Mamari natin, ako, igagalang ko. Bahala kayo, ha? Ako sa akin, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy. Sa Maynila, lahat pantay-pantay. Ang karapatan. You can express yourselves. You can. Maniwala. Dito, gawin nyo lahat yan sa Maynila. Pantay ang batas dito. Sa bakla, tomboy, lalaki, babae, bata, matanda, mahirap, middle class, mayaman. Ipinagpapantay ko ang katatayuan sa lipunan sa pagtugon at pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng serbisyo ng pamahalang lungsod. Pantay-pantay. Pero yung mga ganong usapin, kailangan para may takda at may kaayusan. Certain, we must obey the law. And when the law says so, pag sinabi itong, ito ang batas, yun ang susundin natin. At masakit niyan, yung batas na yan, maaaring hindi yung komportable para sa atin. Sa katatayuan natin at paniniwala natin. Pero hindi po yun. Hindi po yun ang tinitingnan ng batas. Ang tinitingnan ng batas ay pagkakapantay-pantay. Ayan po, ha? Kaya po, mag-iingat tayo. Maganda naman tayo manonood ng YouTube. Yan, totoo yan. Nakakapakita tayo ng mga posts. Yan, totoo yan. Pero pagkatatandaan natin, yan ay expression of oneself. Expression ng ating mga sarili lamang. Pero kailangan bilang mamamayan, ha? Bilang mamamayan, iisipin natin na hindi tayo espesyal.
Minsan, we feel that I am special. Kaya kailangan, tugunan ako ng paborlaan sa akin. Ah, hindi po. Walang ganun. Walang ganun dito. Hindi ko alam sa ibang bansa. Ayokong saklawan yung kanilang pananaw. Basta ako, habang personal, sabi ni Abraham Lincoln, all men are created equal. Religious, I mean, with all my might and knowledge in my own little way, pinagpapantay-pantay ko, mahalaga kayo lahat sa buhay namin bilang namamahala. Okay? Napag-uusapan lang. Kaya, Atty. Chris, kailan ang show? October 1 po. Manood kayo tungkol naman sa birth certificate. Ayan ha. Ang bisita mo ba ay abogado rin? Hindi po. Sa amin na rin po si Papa. Sa civil registry? Siya ba espesyalista? Mga babae, ihanda nyo na ang inyong mga katanungan. Petsa ng kapanganakan. Nagkamali. Isang letra. Nagkamali. Anong batas ang pwedeng gamitin? Kasi may mga batas na po. Maganda ho yung batas na yon. Yung pagpapalit ng apelido sapagkat ikay ipinanganak sa labas, sa kasal. Maganda yun. Dapat yun, talakayin nyo. Katulad ko, ako na po. Ako po, anak sa labas. May trivia ka na naman, Doris, ha? Kaya gustong-gusto mo ito, Dits, ha? May napupulot kang bago, ha? Ako po, anak sa labas. Yan ang katotohanan. Sa akin yun ang marinig. Malalaman nyo din yan kaysa magsiyasat kayo ng magsiyasat. Pero mahalaga yun ito. Bakit ko yan binabanggit? Maraming kababayan natin nanonood. Ano nga bang benepisyo ko bilang anak sa labas? Ano nga bang mga karapatan ko rin bilang anak sa labas? Magagamit ko ba ang apelido ng tatay ko? Bilang anak sa labas. Ayan ha, Atty. Chris. Ayan ang mga dapat na handa niyong tanong kasi maraming ganyan nangyayari sa ating mga kababayan. Para naman sa ganun, sa maliit nating kaparaanan, at the very least, if there is a possibility to guide them, please inform them on what to do and what not to do, what to prepare, and those things that are needed, not needed anymore. Magiging magaang at hindi na sila pabalik-balik sa City Hall. At hindi na sila mapupunta sa fixer. Dahil pag walang problema, walang ipipix. Pag walang ipipix, walang fixer. Tama? Pag matagal ang gobyerno, naiinip ang tao. Pag naiinip ang tao, pupunta sa kakilala. At yung kakilala hindi bahagi ng pamahalaan. Yung kakilala ay may kakilala rin na empleyado ng pamahalaan. Bandang huli, nagkatulungisan. Dahil hindi naging maganda ang pagkakaparte-parte. City Hall, ano? Diyos ko, ano nangyari sa Manila? Ay, nako. Anyway, basta ako ganun, ha? Kaya, para hindi na tayo naabala, kasi ayoko po yun, naawa naman ako sa oras ninyo. Pinapahalagaan ko yun. Makapanood kayo ng palabas ano tawag yan, civil registry, ni Attorney Chris Tenorio. Yan, teacher yan. Teacher sa elementary, sa high school, doon sa Talisay. Tapos, ngayon, teacher sa College of Law, sa Arellano at sa PLM. Okay. At kanina, World Heart Day, 2019. Ayan, ha? Ay, maraming salamat sa JICA at USAID. Ayoko lang pangunahan, pero may mukhang magandang balita. Nagkaroon tayo ng meeting sa JICA, Japanese International Cooperation Agency at United States Aid. Ayan. Dinugo na naman ako. Ayan, naubos ang tissue rito. Kakadugo ng ilong sa English. Ayan po. At maraming salamat kanina kay Secretary Duque, World Heart Day 2019. Sa ating ginanap yan sa Bulwagan ni pinangunahan ni Vice Mayor Hani Lacuna. World Heart Day. Sige nga,
Di ba, Julio, sa Facebook merong ano? Puso? Di ba merong... May mga ano? Ano yan? Emoticon? Ah, tingnan mo. O, mga kababayan na nanonood. O, total, ngayon ha? World Heart Day 2019. Tingnan nga natin. O, sabay-sabay, lahat ng mga nanonood. O, pindutin nyo yung heart. Heart, 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 heart. Gawin natin Guinness Book of World Record. Ano, marami nag-heart? Heart lang, heart, 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 heart. Kasi, World Heart Day. Ha? Ano? Hindi mo wala yung emoticon. Oo, puro heart lang, heart. Gawin natin most heart post. Or live. Okay? Maraming salamat, Secretary Duque of DOH, Dr. Rabindra Abiya Singh, ng World Health Organization, Dr. Aurelio Leus ng Philippine Heart Center, and Michael Joseph Agbayani ng Philippine Heart Center, Rhythm Society, Philippine Heart Rhythm Society. Okay? At dumalo tayo sa school board, mga kababayan, lahat na may mga anak ng grade 12, sinabi ko na sa inyo, na nakaraang buwan, o kanino, talagang tuloy-tuloy ang proseso na lahat ng grade 12 ay magkakaroon na ng allowance sa lungsod ng Maynila. Yan, ha? Yes. Tapos, papatayo tayo ng kasama natin si Vice Mayor Hani Lacuna at ang Division of City School at mga member ng school board kanina. Tapos, yung allowance ng daycare teacher from 7,000 now 9,000 pesos. Oh, yan, ha? At yung isa, patatayo natin 7-story na school sa Manila. Ayan po. Okay. Tapos, tuloy-tuloy yung pagpaplano, ang paglulunsad ng kampanya sa green energy, renewable energy, kung saan yung ating mga eskwelahan, pinatatayuan ko po ng solar panel for renewable energy. Tapos, yung water catcher for renewal ng water para doon sa mga banyo. Yan. Kasi gusto kong i-inculcate sa utak ng ating mga estudyante na there's this untapped, underutilized renewable energy na magagamit natin. At nakatutulong pa tayo sa kapaligiran. Ayan. Okay? Okay. Maraming salamat, License Division Chief Attorney Paul, o doon sa ating LTO on wheels sa City Hall. Ayan, ha? Maraming salamat sa inyo. Ayan, no? Inilapit namin sa inyo. Ipinakiusap namin sa LTO. Maraming salamat, Secretary Tugade, ng DOTR, sa pagpapahiram mo ng iyong mga tauhan sa LTO. Maraming salamat sa mga taga-LTO, mga empleyado, na inilapit ninyo dito sa amin, sa aming mga kababayan, itong mga ganitong serbisyo. Ang dami nag-avail. Lisesya, smoke belching, and so on. Lahat ng serbisyo. Ayan ang tinatawag na LTO on wheels. Maraming salamat, Attorney Paul Vega, at sa mga taga-LTO, Secretary Tugade, maraming salamat po sa inyo. Excuse me. Okay. Bago tayo magtapos, babalik lang ako konti. Kasama kong committee ang JICA at USAID at kanina World Heart Day. No? At kasama ko siya si Dr. Fox Pangan. Mga kababayan, makinig po tayo ng kaunti saglit. Importante lang. Ha? Mahalaga po ito sa kalusugan ninyo. Noong August, bago pa man magkaroon ng polio issue ang bansa, ang Maynila ay naglunsad ng olats sa polio. Olats ang polio sa Maynila. I think August 19, ha? August 19. So, ano pong ibig sabihin? Hindi po ito ginawang parang picture taking lang. Katulong namin ng World Health Organization, DOH. Okay. Nilunsad yung kampanya. Matapos ang ilang linggo, 55% pa lang ho ang nag-a-avail. Ngayon, lumabas na yung balita. Nagkakaroon ngayon ng outbreak. Ngayon, mga kababayan. Una, ipinagpapasalamat ko sa DOH. Pinagpapasalamat ko sa World Health Organization kay Dr. Fox Pangan, ang ex-boyfriend ni Hani Lacuna na vice mayor namin. Bakit ex-boyfriend, Julius?
Kasi asawa na. Ah, marunong na si Julius. Ah. Natututo na. Okay. Okay, kasi ang boring nito pag, ako, pag wala akong makakausap eh. Oh, para tong monologue eh. Oh. Oh, ngayon, going back. Nanay, tatay, ibalik po ninyo ang tiwala ninyo sa mga health center natin. Sa Manila Health Department. Ayoko pong pakialaman yung ibang bayan, no? Ibang syudad. Dito lang tayo, tayo-tayo lang. Yung polio, patak, o vaccine, libre. Nasaan po ang gamot? Nasa ospital? Nasa health center? 190,000 ang dapat na mabigyan ng serbisyo. Andiyan po ang mga gamot, mga nanay, mga tatay, please. Saan kayo nakakita? Nagmamakaawa pa sa inyo ang gobyerno. Ha? Nabigyan kayo ng libreng gamot para mailigtas sa posibleng kapahamakan ang inyong mga anak na 1 taon hanggang 5 taon. Tanong, malalayo ba yung lugar ng paggaganapan ng immunization? Hindi po. Nasa health center lang eh. Pupuntahan nyo lang. Lapit lang. 7 araw sa 1 linggo. Pwede ninyong makamit. Huwag nyo pong ipagkipit balik nanay, tatay, o guardian. Pa-immune nyo na, papatakan nyo na po ang inyong mga anak ng laban sa polio. Alam ko po. Ako, magulang din. Meron kayong agam-agam. Takot at kaba dahil sa nangyari sa mga nagdaang panahon. Sa mga pagbabakuna sa ating anak. Okay. Pero siguro naman, by this time, may mananagot na doon. Siguro naman, by this time, may mga precautionary measures na ginawa ang DOH, ang MHD sa atin. No? May mga paghahanda na. Kung may pagkakamali man, sila nung araw, hindi po ako ang taong dapat maghusga sa kanila. Bahala po. Pero ngayon po, harapin muna natin ang katotohanan. Mayroong programa ang gobyerno, libre ang siyudad ng Maynila sa tulong ng DOH at World Health Organization. Kunin nyo na po. Oh, tingnan ninyo. Ayan, polio. Oh, ngayon, may diphtheria pa. Oh, bakit lumalala itong mga dating mga wala ng sakit? Kasi nga natakot tayo bilang magulang. Oh, ngayon, ano po ang dapat natin isipin? Na ang gobyernong nagkamali ay gustong bumangon, pagbigyan natin sila muli ng pagkakataon, tugunan ng kanilang responsibilidad, o ilagay natin ang ating sarili sa alanganin ang mga anak natin. O, kayo po magbalanse. Okay? Kaya, nananawagan ako. O, pangatlo, o, eto ang TB, total, usapang kalusugan eh. Ang TB ay nakakahawa. Pero ang TB nakamamatay, ang TB ay nagagamot. Oh, nung araw kami may TB. TB sa likod. Pag gusto manood, ano, tol? Nakikinood ka lang. Yung The Roscas, nung araw may cabinet pa. Shogun. Abangan mo yun. Diba? Saka yung PPP. Ano nga, ano, private, ano, sabi nila, ano sabi, private partnership, public, hindi, piling-piling-pelikula yan. Dito, sa 13, IBC 13, Intercontinental Broadcasting Corporation. Oh, di ba? Nalala niya yun, PPP, piling-piling-pelikula. Okay, o ngayon, pangatlo, merong libre tayong machine. 10. Actually, 17. Pinagkaloob ng DOH at may 10 tayo. Oh, punta kayo sa mga health center. Makipag-ugnayan na kayo. Magpa-diagnose na ho kayo.
Maawa kayo sa mga kasama nyo sa bahay. At huwag kayo mahihiya dahil ang TB ngayon ay nagagamot na. Once you take medication, tingin ko mas ligtas na ang environment mo. Libre po, screening test, libre yan. Ha? Oo. Kaya, makisuyo lang. Kaysa magbayad kayo sa test, mga 5,000, 7,000 pesos ang test. Tapos it would take how many days? Ang Maynila, 2 hours lang. Kaya ka nang i-test dahil sa makin ng available sa health center natin. Ha? So, TB, diphtheria, at saka polio. Ilang taong gulang sa polio? Eh di siyempre, 1-year-old to 5-year-old. Mm-hmm. Di ba? Ah, sayang, tiway naman eh, mga nanay. Huwag nyo ng katamaran. Lahat ng pagsisisi na sa huli. Oh, okay. Oh, mamaya ha, manood kayo, Philippine Harmonic. Oh, libre yun ha. Oh, huwag nyo kakalimutan. Okay, eto na muna. Hmm. Ah, teka, bago itong pinakalas na ano. Oh, thank you ha, thank you sa nagbigay nito. Oh, Jacinto Gan. Oh, thank you. Oh, ha? Mini-me! Paano ba yun? Mini-me. Thank you. Mini-me. Wow. Talaga? Ang galing naman. Oh, maraming salamat. Philippine Civil Service Anniversary. Sa 119, binigyan ng plaque of appreciation ng City Government ng Civil Service Commission. Tulong na ipinagkaloob ng Manila Traffic Parking Bureau. Ba? Ang award ng MTPB ngayon, ha? Dati, sikat na sikat kayo. Sa kotong. Galing. Congrats, ha? Director Biyahe. At mga kawani ng MTPB. Keep it up. Mas masarap magpakain sa pamilya ng walang uod. Keep it up. Okay. Thank you sa nagbigay. Ano ito? Joben Sarahan. Joben. Thank you. Ito, pamimigay ko sa mga sidecar boy. Saka sa ano? Vendor. Nabigay siya 1,000 piso. Pamigay nyo. May magamit sila. Huwag mo pamimigay sa MTPB ito, ha? Ito yung sisid lang. Isisid mo lang. Ay, nako, talagang buhay, oh. Okay. Ito, sino naman bigay? Ground copy. Thank you, ha? Ground copy, oh. Coming from? Anong? Adarnas copy. Adarnas copy, kakao, kapeng barako. Ya, ala, galing sa Batangas ito eh. Galing to kay Attorney Chris Tenorio. Thank you. Nagbigay ng ito. Uy. May gumayan ha? 'Di ba Manila God first? Philippines God first. Oh, thank you ha. At least we inspired you. Kung sino ka man. Oh, thank you. Okay to, buong bansa na. Bagay. Ano naman to? Alabat Island Farms. Thank you, Alabat Island Farms. Okay. Dami ah. Aroma Coffee. Oh, thank you sa nagbigay. Ha? Kape Danlayan. Wala bang laylayan? Kape Danlayan. Oh, yeah. Oh. Kape Barako, produkto ng Roas Estate MPC, Bulian, San Antonio, Quezon. Thank you. Sa binigay nyo. Ito naman, may mga bago tayong sulat. May libro na naman tayo. Mrs. Del Aureliana. Ayan. Okay, thank you po. Ayos ha. May mga sulat na naman. Thank you sa nagbigay. Cardinal, come home, Figueroa Street. From Fidel Pali Sus. Sa Cardinal Sis. Taga na to. Sa Santa Ana to. Punta Santa Ana.
thank you sa binigay mo, tagapunta Santa Ana. Ang pangalan niya, from Pidel Palisus. Palisus. Thank you. Sulat coming from Cabuyao, Laguna. Evelyn Liagos Espiritu. Evelyn Liagos Espiritu from Cabuyao, Laguna. Okay ito. Okay. Lansones. Thank you. Thank you naman. Another sulat. From Lucena City, Winston Tan. Ganda naman ng sinulat niya. Thank you. Nakakakilig naman. Maraming salamat, ha, Mr. Wilson Tan. Meron ba ako nakalimutan? Okay, ito na. Doon, talagang ang kasamaan nakakahawa, tama. Sabi ng teacher ko sa Araling Panlipunan, si Mr. Orense, ha, noong elementary. Ang pinakamabisang raw sa tao ay ang kanyang kapaligiran. Ang pinakamabisang impluensya sa isang tao ay ang kanyang kapaligiran. So, kung napapalibutan ka, lagi na masama, malamang mapaisip ka ng masama. Pero, kung nakakawa ang kasama, nakakawa din ang kabutihan. Kaya, dapat dumami ka pa. No? Itong si Mr. Jason Bernales ng CSF. Andito ka ba? Halika nga rito saglit, papakita kita sa taong bayan. Mabasa ka sana ng ulan. Gremlin siya para dumami. Halika dito sa camera. Ito po si Mr. Jason. Aliya. Oh, ito siya. Sunog ka ba ng araw? Magano ka? Iniinom pampaputi. Magluta tayong ka. Papaya soup. Ito po ha. Si Jason. Siya po ay City Hall Security Force. Ibig sabihin guardia sa City Hall. Tandaan niyo mukha niya. Mabuting tao po ito. Sige, thank you ha, Jason. Bakit to? May sumulat na isang 64 years old, pinagpapasalamat yung kanyang kabutihang ginawa. Na iwan yung cellphone sa banyo, siya nagsolid. Diba, hindi ka ba magiging proud niyan kung mga kasama mong kawani sa pamalaan? Diba? I would like to congratulate organizer of the upcoming Port UAAP NCAA Friendship Game that will be held on September 29, Sunday at Rancho Cucamonga. Parang Cucamonga. Complex, California, USA. 4 years na kayo nagigirian, nagkakasakitan, but it's part of competition. Ganun talaga ang basketball. Bilog ang bola. Tall teams, Ateneo, De La Salle, UP, San Beda, Mapua, Letran, San Sebastian, good luck in dethroning and defending the champions, UST. Meron ba rito UST? Rolling Tigers. To all alumni, please come and support your school. Magkalaban man kayo during the game, at the end of the day, magkakaibigan pa din tayong lahat. Mabuhay at maraming salamat sa inyo. UAAP at NCAA. Okay. Good news. Ito good news. Galing talaga, nakakatuwa. Kita ninyo, ha? Nalala nyo nung nakaraang linggo, nanawagan ako doon sa mga traffic violators na tinolongges ang Maynila. There is about 50,000 plus licenses. Saka si ano pangalan nun? Famous? Batilan. Nabayad ba? Ba, sikat pa rin siya ngayon. Hindi pa ako nagbabayad si Mr. Batilan. Okay, sumuko ka na. Okay, pakikita ko sa iyo bakit. O, tingnan ninyo. Sabi ko, ito ang problema ng Maynila. May mga lisensyang hindi tinubos. At tinulonggis ang Maynila dahil nagpile lang sila ng malamang lost license, kaya sila nakakapagmaneho pa rin ngayon. Maari! Ngayon, nagkaroon kami ng MOA with LTO. Kung saan, integrated na ang data namin. Ibig sabihin, bandang huli, masisiyasat at masasaklot. Mahuhuli pa rin kayo.
one way or another. Hindi na kayo makapag-renew. Magkakakaso pa kayo sa MBI, hindi pa kayo makakuha ng passport, magkakakaso pa kayo sa police, hindi kayo makakuha ng police clearance. Okay? O ngayon, yun yung problema. O nagbigay ako ng solusyon. Ano yun? Amnesty. Di ba? Nagbigay ako. O yung 50,000 plus. O tingnan ninyo. Meron yung unang-una nag-apply after ko ng broadcast. Ha? Tama ba ako, Deng? O. Ang bill niya, 135,000. Tama? 37. 137, 135,000. Ang bill niya, tinakbuhan niya pamahalaan lusod. Pero dapat talaga babayaran niya 2,000 pesos. O, dahil sa binigkaloob natin na mabigyan ng pagkakataon magbago ang tao. O, yun. O, yun po nangyari, mga kababayan. Ha? Ang binayaran lang niya, 2,000 pesos. Malinis pa ang pangalan niya. O, nabigyan siya ng pagkakataon ng lusod ng Manila. O, ngayon, tuloy-tuloy yung kampanya. O, ngayon, as of now, as of 10 a.m., September 27, 1,200 na ang nag-avail ng amnesty sa traffic violation mula noong 2014 hanggang 2019. Oh, hindi ba naman yun? Oh, nakakatuwa, di ba? May nanonood sa loob? Huwag nyo na panoorin. Sayang ang data. Nandito na. The longest din eh. 1,200 ang nalinis ang pangalan nila. Oh, hindi ba naman ako natutuwa nun? Mawawala na kayo ng record o masamang record? Oh, di ba? And that's what you called MTPB, public service. O ngayon, nananawagan na ako ulit. May panahon pa. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa uli. Nasa tono na ako. Sablay pa rin. Talagang pogi lang. You cannot have everything. Sabi nga. Anyway, joke lang. 1,200 na nag-avail lang amnesty. Masaya po ako para sa inyo. Kaya po masaya itong dulo ng ating programa. Masaya ako na nagbenepisyo kayo sa mga iniisip namin programa. Yeah, talaga, sa totoo lang. Yun na lang ang baterya ko araw-araw, yung kaligayahan ninyo. Kapag maligaya po kayo, mga kababayan, masaya po ako. O ngayon, Mr. Bantilan, kapag hindi mo pa inavail hanggang December 31, no? Dalawang bulig lang. Yung isa katulad mo, 135,000, ang binayaran lang, dalawang bulig. Mr. Bantilan, kakasuhan ka na ng 12 counts of perjury. Nako, Diyos ko. Ang mahaba-haba ho yan sa oblo. Perjury po yan kasi naggawa ka ng affidavit na loss yung license mo under oath. O, there is perjury. Ayan ha? O, yan. Maswerte nga po kayo. Hindi kayo na-aresto agad-agad eh. O, binibigyan kayo ng pagkakataon na pagbutihin ninyo ang inyong sarili. At harapin ang mga bagay nito. So anyway, tapos na po. Ang hirap pala talaga magsalita ng mahaba, no? Na more, ha? Oh, sa Philharmonic, mamaya. Ayan na po. Ay, live. Ayan, live yan, Julius. Ayan, ayan, no? Oh, mamaya, sa Philippine Harmonic show natin dito sa Kartilya ng... Libre po yan, ha? Yung mga nagtatanong, basa-basa pag may time. Libre sa lahat. Oh, pinisabi sa lahat, taga Maynila at lahat ng bisita ng Maynila. Okay? So muli mga kababayan, happy weekend. Mga kababayan ko, hayaan ninyong kuning kulit ang pagkakataon na ito at kasama ko si Minimi. Ano ba yun? Ano ba yun? Dali. Ah, ito! One more time. Minimi. Anong pelikula yun?
Austin Powers. Okay. Okay. Mga kababayan, muli, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa Diyos. Nalulungkot po ako, nakikidalamhati. Sana biktima noong nakaraan, but justice was served. At nakikiramay din ako doon sa mga naipit sa Sogo Hotel. Maraming salamat sa magaganda ninyong comment that na-handle ng siyudad ng Maynila nang maayos yung aksidente. Natutuwa po kami sa mga pangunawa ninyo at saka understanding ninyo doon sa nangyari doon sa Sogo Hotel, kung paano minanage ng city government. Maraming salamat sa MMDA, DPWH, Philippine Red Cross at lahat ng mga fire volunteers at ng MDRRMO, no? Pinamumunuan ni Mr. Arnel Angeles. Ngayon naman mga kababayan, muli po ako nananawagan sa inyo, mga kababayan. Sana po tulungan nyo kami. Gusto ko lang po maging maayos ang lungsod ng Maynila. Maging panatag kayo. Hindi ko po ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo, mga kababayan. Mas magiging epektibo tayo kapag nagkakasama-sama tayo tungo sa isang direksyon. Maring hindi ko kayo mabigyan ng garantiya na tayo magtatagumpay. Pero at the very least, ang kaya kong ibigay ng garantiya sa inyo, Manila will be different. Huh? And I will never stop. I will not stop. I will not get tired. I will not give up. Please, sa mga may mga obstruction pa sa kalye, magkusa na po kayo. Yung mga hindi pa sumusunod sa batas trapiko, magkusa na po kayo, sumunod po kayo. Mga jaywalking, sumunod na po kayo para sa kaligtasan niyo po. Mga simpleng bagay, paglilinis ng inyong tapat, kailangan po namin kayo, kailangan namin kayo mag-participate. Tulungan niyo po kami, ito po ang inyong lingkod, Isko Moreno, Batang Maynila. Kayo Batang Maynila din. Wala pong magmamalasakit sa ating mga Batang Maynila, kundi tayo rin kapwa Batang Maynila. Kaya po, sana, hanggang sa muli, see you next week. Ha? At doon naman sa mga may karamdaman, panalangin ko sa inyo, kaawaan kayo ng Diyos. Mga nahihirapan, bigyan kayo ng kaluwagan ng Diyos. Magandang araw po at pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Say